Agrikultura maulat na. Agrikultura maulat na. Agrikultura. Agrikultura. Hindi nagtatapos ang pagsasaka sa pagpitas ng prutas mula sa punong kahoy tulad nga ng mangga. Kailangang manatiling sariwa ito hanggang sa makarating sa market kahit pa nga na proseso na. Ito ang layunin ng Agri-Freeze Processing Complex ng National Agribusiness Corporation o NAVCOR. Magandang araw! Ako po si Ambilin Veloso at ito ang bagong maunlad na agrikultura. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. Agrikultura. Sa episode na ito, isang pagkilala at pagdalaw sa Agri-Freeze Processing Complex ng National Agribusiness Corporation. Ang aming pagdalo sa isang farmers orientation and training session kaugnay ng technology sa mango growing at ang aming pagsaglit sa isang malawak na okra plantation sa Tarlac City. Ang latest sa mga balitang pang-agrikultura. Ang lahat ng yan, dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Masaganan, di kasyaman, kabukiran, kabundukan. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. Agrikultura. Isang taon matapos ma-acquire ng National Agribusiness Corporation ang Agri-Freeze Processing Complex, lalong pinag-iibayo ng korporasyon ang mapalapit sa layunin nito. Itong planta na ito is malaking tulong para sa farmers, lalong-lalo na rito sa Luzon. Alam mo naman na halos lahat ng mangga nandito sa Region 3. At itong produce nila ay maaari nilang dalhin sa planta. At ito ay maaaring i-market din ng planta papunta sa export market. Hindi lang ito tungkol sa mangga. I-consider mo na rin pati ang okra. Halos lahat ng magagaling na farmers ng okra nandito sa gawin ng Tarlac. At ito'y malaking tulong din para sa mga okra farmers dito sa atin sa Tarlac. Tayo HACCP certified. Ang ibig kong sabihin, yung produce o yung pagkain, yung production natin dito, we assure the eating public na ito ay safe to eat. Equip tayo ng mga technical na tao. Meron tayong magagaling na technical people sa field, meron tayong magagaling na laboratory, technician, meron din tayong magagaling na quality control tsaka production. Ang cold storage system ng planta ay katatagpuan ng makabagong pasilidad. Maaring magkasya sa planta ang may 400 metrikong tonelada ng agricultural produce. State of the art, complete cold chain facilities. Meron itong cold storage facilities, meron itong blast freezer facilities, at higit sa lahat, meron itong IQF facilities. Ang ibig sabihin ng IQF, individually quick freezing. Ang IQF, pinagmamalaki ko yan kasi 30 minutes lang matigas na siya. Pagka na-frozen natin yan at inilagay natin sa cold storage, kahit 2 taon,
2 years, kahit 3 taon, shelf life niya. Yung ating Hubs Mango, frozen Hubs, 2 years ang shelf life. Ibig sabihin, ganun kagaling tong equipment na to, pwede tayong gumawa kahit yung tinatawag nating melon. Pwede rin yung mga calamansi puree. Basta vegetables na pwede nating i-freeze at para ma-prolong natin yung shelf life, pwede rito with this kind of equipment. Isa sa mga pangunahing produktong pinoproseso ay ang mangga. Para sa mangga, kumontrata ang NABCOR ng sariling mga orchard o manggahan sa Batangas. Pero, maaari tayong bumili sa mga farmers o kaya kooperatiba, kahit dito sa Luzon, na malapit dito sa planta. Ngayon, kung merong farmers na interesado o kooperatiba na may tanim na mangga, pwede tayong bumili sa kanila kahit 5 tonelada araw-araw hanggang 10 tonelada araw-araw. Inaasahang mapupunuan ng mga orchards na ito ang 60% ng kapasidad ng planta. Ang pinitas na mangga ay dinadala sa planta ng hilaw pa. Ang mangga during receiving, makikita mo, meron tayong sorting na tinatawag. Sa sorting, maihiwalay mo yung extra large, yung medium, yung small, at yung extra small na tinatawag namin. Ang okra ay isa pa sa mga agricultural products na pinoproseso sa Agri-Freeze Complex. Para sa okra, kinontrata ng NABCOR ang mga okra growers sa Tarlac City. Naiiba ang variety ng okra na matatagpuan sa mga pataniman dito. Ang okra harvest mula dito ay dinadala din sa planta upang maiproseso. Ang mangga ay napoproseso sa iba't ibang uri ng produkto. Ano naman ang pag-asang mabili sa domestic market ang mga produktong ito? Gayong malinaw na pangunahing pamilihan nila ang ibang bansa, katulad ng Japan, Hong Kong at Korea. Susubukan pa rin natin na maibenta ito sa local. Sa ngayon na kasi maganda yung presyo ng export, di ba? Sa mangga naman, ganun din. Halos may export tayo, meron din tayong pambenta sa local. Dahil sa inaasahang patuloy na supply ng mangga, maging ang lokal na pamilihan ay hindi na matatakampa sa mataas na uri ng mangga. At higit pa sa mangga at okra lamang ang ma-enjoy natin sa hinaharap. Sa mga byproducts na to, pwede tayong makagawa out of these trimmings, makakagawa tayo ng mababang halaga na produkto. Pero quality, kasi nandito yung state-of-the-art equipment natin, ha? Mailalapit natin itong produkto na to sa mga mahihirap, sa ating mga kababayang mahihirap sa pamamagitan ng ating mga barangay bagsakan.